Hello guys. Hello. And so 10:30 na ng gabi ngayon dito sa amin. And tulog na si Papa Ronel. Tulog na rin, patulog na rin yata sila, Ate Bless. Tsaka yung baby, tulog na rin si baby Chichi. Gusto ko lang i-share sa inyo guys yung experience ko for the past few days. Nagkaroon kami ng, na-experience namin magkaroon ng food poisoning dito sa bahay namin. At ang tinamaan is ako, tsaka yung anak nung nagbabantay kay Jenna na bata pa. Tsaka marami pa ding iba na umattend din dun sa birthday kung saan nakakain kami ng pagkain. Ako, kami ng pagkain. Na yun yung naging cause ng food poisoning, guys. Anong day ba yun? Sunday yata, guys. Bale, nag-birthday yung mother ni yung nagbabantay kay Juliana. Tapos, hindi kami pumunta, guys, dun sa event mismo. Actually, hindi kami pumunta kasi alam naman natin may COVID ngayon, panahon na ngayon. Tapos, wala ding magbabantay kay baby. Relative pa sila ni Papa Ronel. So, usually, pag mga ganun, pumupunta si Papa Ronel. For example, kung wala si Juliana, for example, nandun na siya. Pero hindi kami pumunta, pero dinalan kami ng pagkain ni ate. So, pagdating dito sa bahay, nakakain kami ng pagkain. And then, yung pagkain na yun yung nag-cause ng, kumbaga parang hindi naging maganda yung parang food poisoning nga, yung ganun, is, hindi siya, hindi ko siya matatawag na, hindi ko alam kung anong term doon. Siguro, kasi pag food poison is, parang, tama nga, food poison pa rin yun, kasi na ano siya eh, parang yung na-spoil ba. Ako lang yung, sa dito sa amin sa bahay, ako talaga yung kumain ng marami noon. Si Papa Ronel tsaka si Ate Blas, hindi sila kumain nung pagkain na nag-cost ng hindi maganda sa tiyan ko, which is a good thing kasi kung sabay-sabay kami nagkasakit napakahirap kasi umatakit kasi siya guys ng gabi ng madaling araw 12 pagising ko, sobrang sakit na ng tiyan ko. So imagine kung pati si Papa Ronel naging ganun, sobrang hirap kasi walang kukuha ng gamot. And ang nangyari guys is wala akong stock ng gamot dito sa bahay. Wala akong pang anti-diarrhea, wala akong pang vomit, yung susuka ba. So, nagising ako ng mga 12:01, nasakit-sakit na yung tiyan ko, sobrang sakit guys. Parang pinipilipit yung tiyan ko. Tapos yun, pumunta ko sa CR. Nagpupa ko. Tapos, napansin ko na agad na ano siya, yung diarrhea talaga siya guys ba. Hindi siya yung normal na poop. Tapos, mas ang sakit-sakit pa rin. Hindi siya nawala. Tapos nag-anon na ako ng effecescent oil para mawala yung sakit sa tiyan ko. Kasi kala ko kabag lang yung ganun. And nagtuloy-tuloy na yung pagtatae tsaka pagsusuka ko guys. Tapos sobrang bilis talaga, as in sobrang bilis ng yung pagtatae ko is tatae ko. After 5 minutes susuka na naman ako. Tapos yung suka ko is napupuno ko yung isang plastic na ganyan. Napupuno ko siya guys. Napupuno ko yung plastic ng suka. As in yung lahat ng tubig sa katawan ko sinusuka ko. Tapos pagkatapos na naman susuka, 10 minutes, tatay na naman ako ng liquid lahat. So imagine guys, yung tubig na nawawala sa akin. Tapos papalit-palit lang yung suka, kaya ganun. Mga 10 beses akong pabalik-balik sa CR. Hanggang sa parang
ano na talaga guys, hindi ko na kaya, parang feel ko na na nahihina na ako dahil sa dami ng liquid na lumalabas. Tapos every time iinom ako ng tubig, parang lalo siyang sinusuka ko lang din. So wala ding, parang natitrigger lalo kapag iinom ako. So ayun guys, sabi ko kay Papa Ronel, kunin mo na yung sasakyan kasi magpapadala ako sa nearest hospital dito sa amin. Pero kasi at that time, di ba sabi ko wala akong gamot, kahit ano, for that. Tapos, si Papa Ronel, sabi ko baka pa din yung may gisingin siya ng pharmacy, yung pharmacy na malapit lang din sa bahay. Good thing may tindahan guys na malapit sa kanila. Tapos yung tindahan na yun is parati din silang ginigising kapag may mga ganyang case, may mga nagkakasakit ng gabi, tapos naghanap ng gamot. So may nakaready sila, lalo na for diarrhea, yung mga emergency ganyan. So nakabili siya ng gamot, tapos pag uwi niya guys is nakainom ko ng gamot, dalawa siya, isa is loperamide, tapos yung isa naman is for parang antibiotic to kill the germs, bacteria ba? Anti-protozoal. And pagkainom ko ng gamot na yun, doon nag-stop. Doon ako hindi na sumuka, guys. Tsaka, nag-slow, humina yung pagtatae. Hanggang sa humina ng humina, ganun. Tapos nawala din yung sakit ng tiyan ko. And expectation ko, guys, kala ko kahit iinom ako ng gamot, madadala ako sa ospital. Pero, thankfully, hindi. Nag-pray lang talaga ako ng pray kay Lord. And, sabi ko talaga, ayokong ospital. Kung may mangyari din sa akin. Dahil balit pang anak ko. Kasi, ang hinang-hina ko na talaga, guys. Wala na akong energy. Tapos, kapag ka, mag-stand up ako, nahihilo na ako. Ibig sabihin nun, dehydrated na talaga. Tapos, bago umalis si Papa Ronel, guys, nakagawa siya ng aerosol solution, yung hydrate ba, para hindi ka ma dehydrate. Yung iniinom nasa sachet, tapos lalagay mo na powder siya, tapos lalagay mo ng tubig. Para, kasi yung tubig is not enough kapag ka magkakadiarrhea ka, yung mga ganun. Dapat meron kang yun, yung solution, hydrate solution. So, aerosol ang tawag doon. Meron siyang mga potassium at mga electrolytes para ma-replace yung nawala sa katawan mo. Kasi hindi lang kapag nag-vomit ka, matay ka, hindi lang ang nawawala doon is tubig. Hindi lang water, kundi yung mga minerals. So, kailangan natin yung electrolytes. So, yun yung pinapalitan ng aerosol. At buti na lang guys, may internet kami lagi sa bahay kasi na-research namin kung paano gumawa ng aerosol. Which is, tuturuan namin kayo on a separate YouTube vlog or video para dapat alam nyo yun. Sabi nga ni Dr. Mata, siya yung nag-share nung video na to. Dapat lahat ng bahay alam nyo yung process kung paano gawin yung aerosol or yung homemade aerosol or hydrate solution. Para kapag mayroong nagsuka, mayroong emergency, yan talaga yung pampabuhay ka nga ni Dr. Mata. Kasi maraming namamatay po talaga sa dehydration. Maraming namamatay sa dehydration kapag ka may mga ganitong cases na nagtatait suka. Lalo na kung sabay. Sabi nga ni Papa Ronel, kapag nagsuka ka na, delikado na yan. So, nung nakita niya na nasuka, ano na ako, alternate na talagang, yun, medyo naghanap na talaga siya ng gamot. So, yun lang guys, yung share ko. Natutunan ko talaga sa experience ko na yun is importante na nakahanda tayo sa mga emergencies, lalo na sa panahon ngayon ng hirap. Lalo na siguro, sa panahon ngayon, hindi na gaya ng dati ba? Kung kunwari, kahit nasa syudad kayo, hindi na gaya ng dati na ang daming stores na open kapag kagabi. Ngayon, early pa lang nagsasarado na sila dahil sa COVID.
So, buti na lang dito sa probinsya, kahit paano may malapitan kaming mga tindahan na kilala namin. So, pwede nila kaming pagbuksan. Ngayon, nagkataon lang talaga, parang pray, answer prayer ko din yun. Kasi pinag-pray ko talaga kay God na hanapan ng paraan na makakuha kami ng gamot. Hindi naman niya ako pinabayaan talaga. And alam niyo, the next day, sobrang weak ko pa rin. Sobrang weak ko pa rin. Ang tagal ko nakabawi ng yung lakas. The next day, hindi pa rin ako makakain, guys, kasi wala akong gana. Kapag medyo pa rin yung pupo ko, yung basa pa rin the next day. Pero hindi na siya yung gaya ng dati na non-stop ba. Pag na medyo natitrigger lang, parang hindi pa okay yung chan ko the next day. Tapos the next day, doon na medyo umukay na kakain ako ng maayos. So, natutunan ko sa experience na to. Unang-una, kapag yung pagkain meron ng sign ng spoilage, huwag nyo nang panghinayangan, huwag nyo nang kainin. Pagka unang subo, meron na kayong nafe-feel na yung pagkain is parang, oops, parang ano na to ah. Spoiled na. Pag ganun, ano na yung gagawin nyo, guys. Huwag nyo na talagang kainin. Huwag kayo mahinayang sa pagkain, mahinayang kayo sa buhay nyo, mahinayang kayo sa pwedeng magastos nyo sa ospital kapag ka nagkasakit kayo. Mahinayang kayo sa buhay nyo, yung ganun. Huwag kayo mahinayang sa pagkain dahil walang kapantay yun kapag ka nagkasakit ka. Hindi mo yun maano. Kapag ka na-feel mo na yung pain, doon mo marirealize. Magsisisi ka. Tapos, buko dun is second, dapat meron tayong emergency medicine parati sa bahay natin. And, isi-share ko din sa inyo on a separate vlog kung ano yung mga medicine na yun na pwedeng gamitin kapag ka nagsuka at tagtay. On a separate vlog na kasi medyo mahaba na to. Thank you guys for watching this video and sana may natutunan kayo sa share ko ngayon.